Isa namang babae ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang tahanan sa Tondo, Maynila. At ayon sa mga kamag-anak ng biktima, madalas saktan ng kinakasama umano ang biktima. Report mula kay Jim Tejano. Bali, nag-chat pa sa akin ng mga alas 4 ng hapon, yung mga 4:58. 16:58 kasi yung nasa conversation namin. Yeah, salamat, sabi niya. Ito ang huling mensaheng binitawan ni Roslyn Pioquinto sa kuya niyang si Belson Dablo bago mangyari ang krimen. Sinuyo-suyo pa umano ng sospek ang kanyang kapatid kaharap niya siya. Inakalang nagkaayos na, subalit ito na pala ang huling sulyap sa kanyang bunsong kapatid na si Roslyn. Alas tres po, sinuyo-suyo po siya ng lalaki. Andun po ako, kasama ko po yung kapatid ko. Sabi ko sa kapatid ko, huwag kang lalayo sa akin. Ayon sa kapatid ng biktima, madalas anyang makaranas ng pananakit ang biktima sa kinakasama nito. Dahilan upang magdesisyong makipaghiwalay sa kinakasama na kinilalang si Dart Carino. Ito rin ang naging pahayag ng kaanak ng biktima sa PNP. Accordingly po sa pamilya ng biktima, gusto na raw po kumalas nung victim dahil daw po madalas saktan itong suspect, itong si victim. Alas 6:20 kagabi nang maiulat ang nangyaring krimen sa isang building house sa Tondo, Manila matapos ipagbigay alam mismo nang unang kinakasama nito ang insidente. Ayon sa mga otoridad, mismong ang dating kinakasama ang nagsumbong sa barangay upang ipagbigay alam ang nangyari. Siya po ang nagsumbong sa barangay Tanod, yung dating kinakasama po ng suspect. Nakahandusay at wala ng buhay nang datna ng mga otoridad ang biktima sa loob ng bahay. Sa pagsisiyasat ng pulisya, nagtamo ng tama ng bala sa dibdib at likod ng biktima, dahilan ng agarang pagkamatay nito. Nakuhanan pa sa CCTV ang pag-alis ng suspect. Paalis sa naturang gusali. Ayon sa mga otoridad, agad na tumakas ang suspect matapos ang nangyaring krimen. Napag-alaman na sa Bulacan agad na tumakbo si Carino na siyang responsable sa pagpatay sa biktima. Subalit kalaunay, sumuko rin ito sa North Sagaray PNP dahil sa takot na baka balikan ng mga kaanak ng biktima. Sumuko po itong suspect natin sa may North Sagaray Police Station. Sa takot po na baka po balikan po siya ng pamilya. Tikom naman ang bibig ng suspect habang isinasaayos pa ang posibleng isang pangkaso laban dito. Jim Tihan, para sa mata ng Agila. Matatag! Matapag! Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.